huwag mo talaga. Alam mo, Rachel, wala naman kami kakapatan baka maging tamad eh. Hindi, tumirik na yung mata namin sa gutom pag nangyari yun. I like that. I like you. I mean, not in that way, pero bilang isang tao, isang mabuting tao. Nakalabas na po si Robin. Naabsertuhan na siya. Sapat na po yun. Hindi sapat yun. Inagrabyado mo yung tao. Dapat kang humihinga ng tawad. Ma, sorry na. Please, sorry na. Huwag mo akong ganyan yung jelly, ha? Tigilan mo ko niyang magic-magic na yan. Magpakatotoo ka. Ma, si Robin kasi, sabi niya sa akin, isusumbong daw niya ako. At pag sinumbong niya ako, madidisqualify ako. Alam niyo naman na bata pa lang ako. Pangarap ko na maging isang beauty queen. Gusto mo maging beauty queen sa ganyang paraan? Nananabotahe ka? Nandadaya ka? Humingi ka ng tawad kay Rachel. Nakakapagtaka din yung Jerry na yun, no? Napakagandang bata. Kahit nga tumayo lang yun dun, mananalo yun eh. Kaya lang bakit niya kailangan gawin yung ginawa niya kay Rachel? Kung sino pa yung maganda, yun pa yung sobrang insecure. Pang beauty queen nga yung mukha. Pero yung katangian ng isang beauty queen, wala sa kanila. Ang tunay na beauty queen, maganda na sa panglabas, maganda pa sa panloob. Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo dati? Ang tunay na beauty queen, may ugaling katangi-tangi, may tibay ng loob, matibay ang pananindigan. Ang tunay na beauty queen, may pagpapahalaga sa kapwa-tao. May dignidad. Hindi siya bumababa sa level ng pangkaraniwang tao. Hindi butangera, hindi mapaghiganti. Nakakaangat siya, pero mapagpakumbaba. Banayad siyang magsalita at gumalaw, pero matibay ang loob. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, anak, ibinigay na sa'yo ni Jeannie Pamo ang kagandahang panlabas. Pagsikapan mo naman ngayon ang kagandahan mong pangloob. Magandang araw po, Manong! Ako po ang magiging kusinera niyo ngayong araw na to. Ako po si Jerry Alcantara, candidate number 11, at your service. Teka lang, hindi pwede dito. Madami pang iba dyan, huwag dito, huwag dito. Manong, gusto niyo po ba ipagluto kayo ng napakasarap na kare-kare? Oo ba? Yung ingredients, pakipasok. Hindi ka pwede dito, umalis ka na. Anak, nagmamagandang loob lang siya. Pero tayo, hindi niyo ba kalala itong babaeng to? Siya ay nagpakulong sa akin. Classmates, sandali. Misunderstanding lang po kasi yung nangyari. Ikaw naman kasi, kung hindi mo sana ako pinagbantaan na isusumbong, edi sana hindi mangyayari yun. Ano, ako pa talaga yung may kasalanan? Alam, sama talaga ng ugaling na itong babaeng to, tay. Dapat siya ma-disqualify. Dapat malaman nila yung totoo. Wala ka namang pruweba. Pag sinabi mo yon, magmumukha ka ng ewan sa paningin nila. Tsaka, eto na, oy, pagluluto ko kayo ng kare-kare. Kalimutan mo na yung classmate, mag-move on na tayo. Saan ba yung bahay mo? Andun ba yung nanay at tatay mo? Ah, oo, anando si tatay. Nagpapahinga siya kasi galing siyang opera ng gallbladder niya. Tapos, sinanay naman agad ng labada. Tara, kakamustahin ko yung tatay. Ay, nako, huwag na. Ayoko pang umuwi sa amin. Bakit naman? Dito pa. Andun kasi si Jelly. Doon nakikiluto. So, ayoko pa makita yung mukha niya. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng babaeng yan. Sa bahay niyo pa talaga nakiluto? Sa bahay ng taong inagrabyado niya. Hayaan mo na nga yun. Tulungan na lang kita dyan. Pinat, check. Puso ng saging, sitaw, talong. Yung peanut butter. Ay, naku si Kuya yun. Sinisira ang beauty ko. Kuya! Kuya! Kuya yung peanut butter! Kuya! Matanong ko lang, Robin. Bakit sobrang yung galit sa'yo ni Jelly? To the point na sobra siyang nagwala, tapos pinakulong ka pa niya. Totoo niyan. Robin! Ang bahay niyo nasusunog! Ano? Ano si Robin?
Halika, puntahan natin! Tatay! Excuse me! Robin, anak! Panor! Nay! Panor! Panor! Ano nangyari sa kanya? Ngayon, tatay ho. Bumuka yung tahe. Panor! Sir, hanggang dito na lang po kayo. Kami lang po ang bahala. Nay, relax lang po. Okay po ang tatay. Eh, ang bahay naman ho natin, sa awa ho ng Diyos. Hindi naman ho nasunog ng gusto. May mga natira pa naman po tayong gamit. Kailangan panagutan ng Jerry na yun yung mga ginawa niya. Sumusobra na siya! Nandito sana ako para sundin sana si Jerry. Alam mo ba kung nasan siya? Alam mo kasi, she left early. Tumakas sa kasalanan ginawa niya. Bakit ano nangyari? Tell me honestly, do you like her? I'm sorry, Rachel, pero... Oo eh. Rachel! Rachel! May hindi kasi nasabi sa amin, ha? Oo nga. Ano tong binalita sa amin ng kaklase mo si Rachel na nagkasunog daw kanina nang dahil sa'yo? Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagluto lang po ako sa bahay nila Robin at lumabas. Nalaman ko nga lang kung may sunog na nung hinahanap ko yung driver eh. Tsaka, wala naman po silang ebidensya. Anak, anong ibig mo sabihin? Porke walang ebidensya, kakalimutan mo na lang? Hindi mo man lang ba alamin kung may mga napahamak sa sunog? Kapag inalam ko pa po yun, Dad, lalo akong madidiin na ako nga yung sanhi ng sunog. Pagchichismisan lang nila ako. Anak, mali naman yan. Kung talagang inosente ka, wala kang dapat ikatakot. At saka nasa likod mo naman kami para tulungan ka. In case na totoo nga yung sinasabi mo. Ikaw na naman. Ano na naman yun? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa kasalanan ko sa'yo? Paano kung makaka-move on hindi pa nga kita napapatawad? Tapos ngayon, gumawa ka na naman sa akin ng bagong kasalanan. Excuse me. Excuse me? Eh kaya nga nagkasunog sa bahay namin dahil nagluto ka doon. Tapos pati yung tatay ko nasa ospital ngayon. Dahil bumuka yung tahi niya sa operasyon. Paano ka naman nakasigurado na ako nga yung sanhi ng sunog niyo? Eh, wala ka namang ebidensya. Nakunan ka sa CCTV ng barangay namin. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Aksidente lang yung nangyari, Robin. Sorry na. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Kailangan mo managot sa ginawa mo. Magkano ba? Sige, sabihin mo sa akin para maareglo na yan. Uutang na lang ako sa daddy one ko. Robin, pagod na ako. Kailangan ko na mag-beauty rest. Ano? Magkano? Anong akala mo? Makukuha mo lahat sa pera? Ano, kahit ustisya, kaya mo na rin bayaran? Pwede ba, Robin? Kaya nga magpaka-plastic dyan. Schoolmate kita, kaya alam kong mahirap ka lang. Di ba nga, pa-extra-extra ka lang sa trabaho? Waiter, janitor, para may maitulong ka sa pamilya mo. At yung mga ganyang kalasing tao, alam ko, sabik sa mabilisang pera eh. Kaya ito, bibigyan na nga kita agad eh. Ano ba problema mo doon? Sayang ka. Pala ko pa naman, mababago pa yung ugali mo. Hindi kita mapapatawad. Ipapakulong kita. Yes, Master! Ginny, pa mo! Kunin mo yung footage ng CCTV kay Robin ngayon na. Yes, Master. Wait lang po. Nagpaalam po ba kayo na kukunin ang CCTV? Hindi. Dali! Naku, Master. Kukunin niyo naman ang paalam pag nanakaw po yon. Isa po yung krimen. Naalala mo yung pinag-usapan natin? Pwede kahit ano, basta hindi krimen at para sa masama. Ayaw mong gawin, ah. Sige.
ako ang gagawa. Anong makala sa amin ang babae ngayon? Pera lang ang mahalaga sa buhay? Kung makainsulto, kala mo kung sino. Humanda sa akin yun. Hindi daw papayag. Kailangan malaman ng mga magulang niya to. Ginny Pamu, ako ang master mo. Kaya gawin mga inuutos ko sa'yo. Kunin may footage ng CCTV kay Robin. Hindi ako pwedeng makulong. Pero master... Wala na pero. Gamitin mo nga yung powers mo, hindi naka-stack up lang dyan. Master, I'm sorry, pero hindi talaga pwede. Pwes, kung hindi ko napapakinabangan yung genie powers mo, ito na ang last big wish ko. Pero Master Jelly, yung pinangako mo. Genie Pamu, I wish, ibigay mo sa akin yung genie powers mo. Your wish is my command. Tolong!